Wala kami kasalanan. Wala kami kasalanan. Ito yung kumbursa. Padre Saturnina. Saturnina. Ito si Gomez. Burgos. Ito si Padre Burgos. Ito si Zamora. Ito pangarap sa akin ng papa ko to eh. Maging news anchor. Spotted ang ating star patroller, Cedric Juan. Ito yun eh. Nung nag-acceptance speech ka, greet mo yung mga pets mo. Ito sa mga aso ko. Maraming salamat for that support sa pagmamahal. Si Padre Burgos, I take it. Ay! Hindi okay. Naman po ako madamat. Go lang po. Yari ka sa akin, Burgos. Oy, mag-adapt na si Ate Fern. Di ka ba natatakot na baguhin ng kasikatan? Ako yung number one na critic ng life ko. Mata sa langit, paa sa lupa. Oh, nice. Mata sa langit, paa sa lupa. Oh. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. With me, put your hands together. Tara, let's be happy. Feeling ko talaga pwede ka ring actor eh. Mga ginagawa behind the scenes. 33? Yeah. Ilang years na acting? 10, for 10 years. I started 2013 sa Dulang UP. But the very first was, I think, 2010 sa FEU. So ano ka? Mascom ka? Yeah, mass communication ako sa FEU. Ito pangarap sa akin ng papa ko to eh, maging news anchor. Wow. Parang hindi ka kinakabahan kanina. Talaga? Bakit kayo ganyan? Talaga? Sabi ko, bakit may mga taong sadyang parang bata pa lang hindi yata kinakabahan humarap hindi sa tao? Kinakabahan ko talaga ako. Tinatry ko lang na i-compose yung sarili ko. Pero laging ganun. Magkakamali ako sa una tapos yun, medyo magre-relax na ako. So maganda talaga ang teatro, no? Maganda po siya to discipline yung daily lives mo. At the same time, mas maintindihan yung purpose and trabaho ng pagiging artist sa mundo. Pag masaya tayo, malungkot tayo, or kahit anong spectrum ng emotions, kumakanta tayo. Pag, like for example, ito medyo Manila Film Festival, pagpahinga natin, holiday, ng mga magulang, ng mga ate kuya, manglilibre sa mga bunso, manglilibre. So imagine kung wala ang mga actors and actresses, or mga singers and dancers and painters and everything na nandun sa artistry na yun. Wala! Kasi parang sabi nga ni Robin Williams, di ba? Nasa alala ko na parang yung pagiging doktor, pagiging engineer, pagiging lawyer. Lahat ng mga noble pursuit. Essential siya for our society, pero yung artistry and then yung pag-love. Kasi yan tayo as human, yes. Di ba? Emotions. Oh man, I like that. That's nice. Peng kumbur sa acting dyan, ha? Nag-a-unwind din si Sara Labati sa Teach sa Bukol. Kasama ang mga anak at sila Zion at Kyle. Mula! Wala rin daw kapatid kita. Ate. Opo. Asan na yung ice cream sa ref? Para yun sa birthday ko. Bakit mo kilala? Parang may sakit yung kapatid ko. Ay, ikaw, John, ikaw pumili ng ano? Yung dulo. Oh, go! So, sa unang sinakaupo, di ba? So, kailangan mo siyang being. Kailangan mo being. Wait. Sorry. Oh, go, sige. Oh, go. It's a channel niya. Okay. Wala kami kasalanan! Wala kami kasalanan. Diyos ko, wala ba talagang hustisya sa mundo? We want to know more about Cedric. I'm sure you are curious too. Mas kikilalanin natin siya. Dito tayo ngayon to discover the other side of Cedric Juan. Oo. Napanood niyo na ba siya sa Tao Po? Kung hindi pa, panoorin niyo siya sa Tao Po. Or who he is. Pero ito naman yung other side pa. Besides being an actor, magzi-zero in tayo doon sa kanyang buhay, personal na buhay. Si Karen ang better half. Hi! Hi, Karen! So, si Padre Burgos, I take it.
Ay! Hindi okay. Naman po ako madamot. Go lang. Pareho silang actor. Oo, pareho silang artista. Tama na, parehas artist. Pareho galing sa teatro. Parang galing sa teatro. Tama. Yes. Okay. Yes. Hindi ka pa nag-mainstream, Karen? Nag-mainstream. May mga naging serye na din po with ABS-CBN. Pero now, I'm focusing more sa ano din po, films na rin. So this coming year, yeah, and nagpa-practice na siya mag-associate producer. Yeah, so aside from acting po, gusto ko rin i-pursue yung producing side. Yes. Ah, galing. Mm. Say something about Cedric. Of course, I'm very... Go, you... Grabe. Spotlight yan. Grabe. And of course, I'm very proud of you. You know that. Nakwento ko naman na po sa kanya at nasubaybayan ko din kasi po yung journey niya eh, kung paano niya nakuha yung... Burgos. So, talagang ano siya, remarkable moment siya for us, not just for him. And of course, ikaw talaga yan. But like, kami ng pamilya mo, nakasuporta lang naman talaga sa'yo. And yun po, sobrang proud namin, lahat kami talaga. Unexpected na nanalo, at swerte rin po talaga, at pinaghirapan niya din po talaga yung role. Ano siya bilang tao? Si Cedric po. Talagang ano to, ito yung taong puro puso. Very serious type na tao. Kung ako sobrang opposite po kasi kami. Kung ako si sobrang daldal, siya si sobrang quiet. Kung ako si komedyante, siya si serious type. So talagang yung balance po namin together, wini-weigh namin yung mga bagay-bagay at the same time, kami yung nagpaparealize na there's always two sides of, you know, two good things about the world, which is yung... the imbalances, but like, yin-yang. Yun, no? Exactly, yin-yang. So, yun po kaming dalawa. Kaya talaga. Feeling ko nga, kailangan ko na ng humor eh, konti. Bilang mga artist, gusto mong meron kayong ambag. Ano yung gusto mong ambag sa craft mo? Gusto ko na mabalik yung core value natin ng mga tao, yung integrity. Kahit wala nakakita sa atin ng maraming tao, kahit sa mga small ways natin, ginagawa natin na makakatulong sa community, sa nature, na huwag tayong magkalat. As much as possible, let's try not to use yung mga disposable na mga gamit kung pwede tayong magdala ng mga, like for example to, for water, para hindi tayo bili ng mga plastic bottles. Gets naman na parang convenience yung nakukuha natin dun eh. Pero nagiging mabilis na instant kalat kasi siya. Ano eh, walang ibang mag-aalaga sa Mother Earth kundi tayo. At the same time, naniniwala ako simula na nakapasok ako sa Potion Project na hindi lang tayo yung mahalaga na ninirahan sa mundo. We need to coexist with our nature and also sa animals. Kasi kung tutuusin nga at the burn, parang may realization ako na tayo yung may kailangan sa kanila, sa animals and sa nature, pero tayo, they can live without us. Parang ganun. Kasi saan natin kinukuha yung mga resources natin? Diba? Sa kanila rin parehas. So, nakakalimutan natin na alagaan natin sila parehas. Kaya nandiyan na yung global warming natin. Yung mga ganyan. Kumbaga parang as an artist din and as human, yun yung somehow ini-impart ko sa mga nakakasalamuha akong mga tao. So at least besides sa art mo o sa mga projects na ginagawa mo, itong passion project malapit din sa inyo. Yeah, yes, sobra. Sobra. Pasok na tayo. Ito, Ate Bern. Animal shelter talaga siya. They rescue talaga yung mga like mga abandoned or mga namamaltrato ng mga aso at pusa. Pero ang mainly talaga nila ay yung advocacy nila na adopt, don't shop. Kasi marami sa atin na gusto mag-alaga ng mga aso o pusa, pero nakakalimutan nila yung purpose ng pag-aalaga ng aso at pusa na sila ay companion natin till the end. Marami kasi sa atin na parang nagiging teddy bear, nagiging parang gift ng yung mga dogs. Pag medyo ano na, hindi na nila ma-handle, ipapamigay na nila, i-abandon na nila, or itatali na lang nila. So, imagine the emotional and mental toll dun sa mga pets. Parang pinagsawaan mo lang. Yeah, masakit. So, somehow yun din yung parang ini-educate ng Potion Project sa mga tao. Oh, hello! Mabait yan, ate. Alam mo, sobrang sanay po sila na meron lagi silang visitors. Ito yun eh. Nung nag-acceptance speech ka, greet mo yung mga pets mo. Kwento mo nga. Ito sa mga aso ko! Marami salamat for that support sa pagmamahal. Kaya hindi ko nakalimutan na pasalamatan yung mga dogs ko. Kasi yung daily healing po talaga nila, Ate Bern, nandyan. And totoo yung sinasabi nila, yung dogs, man's best friend. In love and loyalty nila, pare-parehas. As long as binibigay mo sa kanila yung love, binibigay mo sa kanila yung loyalty, at nandoon yung companionship nyo from start and end ng life nila,
na doon. And nagsimula yan nung ano nung namatay yung dog ko na si Loki. Yun nga yung totoo, may tattoo siya, yeah. si Loki po kasi sobrang laking na-impart niya sa life ko, sa healing ko, lalo na nung nag-pandemic, lahat tayo sobrang stress, di ba? Mm-hmm. Parang yun yung tinuturo nila, na parang ang simple lang ng life. Parang, totoo, ba't ba natin kinocomplicate? Yeah. Isa pa pala sa pinag gustong maibigay na message ng Potion Project na hindi yung mga breed yung may problem. Tayong mga tao yung may problem. Kung paano natin itrato yung mga aso. Kasi at the end of the day, para-parehas talaga sila. Parang pag mga aspin, which is mga sariling atin, ang nangyayari lang sa kanila, bantay lang kayo dyan sa labas. Okay. So, hindi pantay yung pagmamahal sa kanila. So, nakakaawa. Kasi kung talagang mamahalin mo sila, grabe ate. Yung feeling ko, most loyal din sila. Tapos, yung maintenance nila, wala masyado, di ba? Really? Mahigit 200 daw yung aso dito. Actually 600 at the burn. 600? Kasi ang Potion Project, nagsimula talaga sila sa Bacolod. Tapos 5 years na sila. Ayun. Nagsimula siya ng si Miss Malu Perez. Nasa death row sa isang pound, yung 60 dogs. Tapos, doon nagsimula yung advocacy niya na tulungan yung mga helpless na mga dogs. Pero syempre, medyo ingat din. Kasi yung iba, syempre, hindi pa sila sanay dahil nga kung saan-saan mo sila nakuha na environment, mga ganun. Pero happy sila na may mga tao, actually. Wow, ito yun, no? Ganito kalaki. Opo. Gaano katagal ka ng active sa Potion Project? Wow! Dami, no? Sobrang dami. Nagsimula kami ni Karen sa Potion Project before yung nag-pandemic, pumutok yung Taal volcano. Gusto nila na may mag-adapt sa kanila. Eventually, yung iba dyan, Ate Bern, nakuha silang sobrang payat lang. Ganun. Yan, ganyan sila. As in, super happy nila. O, di ba meron ka ng po? Tinan mo, nilalambing ka niya. Kasi gusto nila lagi ng ano, gusto nila na merong magla-love sa kanila. Ganyan talaga. Ang daming yung mga experience nila sa first time nila punta sa shelter. Doon nila parang nasisimulan din na yung society ang mali pala ng pananaw nila sa mga aspins. Parang ganun. Taylang, who's your favorite human? Syempre yung mga magulang ko. Yung mga magulang ko na parang sabihin natin na hindi mo naman sila 100% lagi nakakasundo. Pero feeling ko, ang lagi kong pinupulot sa kanila yung mga aral na ibinibigay nila sa akin. And they also allowed us kung ano yung mababago nyo in the future and present. Baguhin nyo. Kasi somehow, medyo mahirap sa kanila na matutunan nyo ibang mga bagay. So ako, that's the wisdom eh. Kung ano yung pwede mong baguhin, baguhin mo siya. Sige, Georgette Lorenzo. Parang siya yung kuya ko. So kahit anong may mga problema ako, sa kanya ako tatakbo, iiyak ako sa harap niya. Kaya ito, nung nanalo kami dalawa ni JC ng Metro Manila Film Festival, na siya best supporting actor, tapos ako best actor. Sobrang saya niya. Teatro ka talaga. Yeah, yun po yung core talaga. Kaya totoo talaga yung sinabi ko sa speech ko na siya talaga yung humubog sa akin, hindi lang bilang aktor, pero bilang tao talaga. Pride ka rin ng mga taga-teatro. Actually, alam mo, Ate Bern, simula nun, ang daming natuwa kasi yung hindi ko daw nakalimutan kung saan ako nagsimula. Kasi feeling ko yan din yung tinuturo sa amin sa theater na parang lagi. Sabi nga sa akin ni Gerald Napoles, kasi very influential din sa akin si Gerald, na parang sabi niya, mata sa langit, paa sa lupa. Oh, nice. Mata sa langit, paa sa lupa. Oo. Isa rin sinabi sa akin kay Georgette, ngayon makikita mo kung sino yung mga genuinely na happy para sa'yo. From the start. Kung sino yung naniwala sa'yo from the start. Yung kahit walang-wala ka, kahit hindi ka pa somehow may na-attain sa ano craft mo, nandyan sila from the start. So, yun nga yung smaller circle, yung mga ganyan, saya. So, ipanganay ka out of ilang magkakapatid? 8 kami, Ate. Ang dami naman ninyo. Yes, 8 kami. Opo. Okay, tapos sabi mo kanina, hindi kayo mayaman noon? Yeah. Kasi hindi malalayo yung gap namin eh. So, may ate ako, tapos ako, 4 years lang yung gap namin. Tapos yung mga sumunod, parang mga 1 year, 2 years, ganyan-ganyan. Tapos yung youngest namin ngayon, 18 years old. Madami kami at the same time.
magulo siya pero masaya naman siya kasi marami kang nakakasundo o nakakaaway minsan. Pinanganak ako talaga sa Chinese General Hospital. Tapos tumira kami, ang naalala ko na sa memory ko sa Arpapa, Manila. So doon ako lumaki. Parang nag-prep pa ako sa ano eh, sa Espiritu Santo para first. Alam ko 'yun. Alam mo 'yun? Oo. Doon ako nag-ano. Nung grade 1 na ako, si Papa kasi siya talaga yung tubong Bulacan. Si Mama, Maynila talaga. Nung grade 1 na ako, lahat kami magkakapatid, lumipat na kami ng Bulacan. And since then, Bulacan na talaga kami. So okay. That was 1997. Walang artista sa pamilya niyo? Wala po. Ako yung naglakas ng loob at sumugal para umarte. Hindi ka ba natatakot na baguhin ng kasikatan? Hindi ako natatakot sa kanya kasi alam ko sa sarili ko na ako mismo, lagi kong kinikriticize yung mga ginagawa ko. Ako yung number one na critic ng life ko. And as an actor, ako rin yung number one na nagkikriticize sa ginagawa ko, mga choices ko as an actor. So, hindi rin ako natatakot kasi alam ko I'm with right people. I'm with right set of circles. Nandiyan yung family ko na to always ground me. Nandiyan yan, sila Kuya Jojit, yung mga friends ko from college, mga friends ko na sa industriya, sila JC Santo, si Brian, sila Tarek, na parang, nandiyan sila na parang to always remind me kung paano tayo nagsimula. Uy, ito tayo, ever since. Parang wala magbabago. Kasi, alam mo na pag may nagbago, ano eh, parang bahala ka dyan. Kasi anong nangyari sa'yo? Ayaw mo yung mangyari. Kasi alam mo, maruruin yung life mo eh. And syempre, si Karen na nandiyan yung laging support niya sa akin dahil parehas din kami nasa industry. And yun niya, yung mga dogs ko. Yun yung mga reminder din na parang ang simple ng life. Simpleng tao ka lang? I'd like to believe na ang simple ko lang din talaga ng tao. Parang sa akin, as long as nagagamit, for example, material na bagay, as long as nag-work siya at functional siya, hindi ko siya kailangan palitan. Alam ko na marami pang pwedeng paggamitan na mas productive and mas meaningful sa pera. Parang saan mo plano gamitin yung kasikatan mo ngayon? Gusto ko talaga na patuloy pa rin na makagawa ng mga bagay na makakatulong sa society natin. And ako as a person, yung ano niya, yung magiging growth ko. Alam ko kasi na dadating sa point na hindi ka naman laging magiging relevant. Alam ko na yung nabibigay sa akin ng attention ngayon, hindi siya nandiyan lagi. So ako, ang talagang kung may tatanungin ako kung sino mga ina-idolize ko sa ano sa industriya, ang mga ina-idolize ko talaga po sila Tito Joel Torre, Noni Buencamino, kahit po si rest in peace si Fernando Poe Jr., Eddie Garcia, na parang yung longevity nila na alagaan. At natutunan ko kung bakit through experience na minsan nakasama ko sila. Kasi nandun yung pagiging genuine nila at yung tingin nila na parang pantay-pantay tayo lahat dyan. Hindi ka star dito. Lahat tayo mahalaga. Hindi natin matatapos ang trabaho natin kung hindi natin papahalagahan yung bawat isa. Ito yung kumbursa, Fedora ang, si nanay. Ang nanay ni Rizal. Tapos yung girl, Saturnina. Saturnina. Mm-mm. Tapos yung tatlong boys, gumbursa sila. Si Burgos, si Zamora, tsaka si Gomez. Grabe yung pila ng mga tao sa adoption drive. Kasi gusto nila na i-adopt. Ang dami. Itong tatlo? Padre si Saturnina. Ito si Gomez. Burgos. Ito si Padre Burgos. Ito si Zamora. Yari ka sa akin, Burgos. Oy, mag-adopt na si Ate Fern. Hello. Ang laki nga niya. Ang laki. Ang tako mo siguro mag-dede sa mama mo. Oy, nako. So, yan yung other side ni Cedric, talagang animal lover, animal advocate. Ayan, at yung kanya kasikatan, hopefully. Magamit natin para sa animal welfare na sa Pilipinas. Kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy! Grabe, laki niyan! Thank you. Thank you.